So bilang pagpapatuloy ng ating unang bahagi tungkol lang sa pagpapakahulugan ng kultural na pamana na nakalagay sa ating saligang batas at ganoon din ay nakasaad sa RA 10066 o National Heritage Act of 2009. So ito yung mga ilang mga halimbawa at pwede natin yan makita doon sa toolkit na ginagamit natin para sa cultural mapping. So, makikita dito ang isang halimbawa ng national cultural treasures sa bansa at ganun din ay hindi lang ang may-ari nito ay Maynila kundi pag-aari ito ng buong bansa. At para magampanan ng NCCA ang kanyang gampanin bilang grants giving body at policy making ahensya ay magagawa lamang niya to sa pamagitan ng pag-ipag-ugnayan sa anim na cultural na ahensya kagaya ng National Museum, ng National Historical Commission of the Philippines. So nandiyan din ang Commission sa Wikang Pilipino, National Library, Cultural Center of the Philippines at National Archives of the Philippines. So yan anim na ahensya na yan ay may mga kanya-kanyang mandato pero pinag-uugnay ito ng NCCA. At dahil dito ay meron din mga reforma sa RA 10066 para lalong mapagtibay pa yung batas at hindi na lamang itong anim na ahensya na to ang makakadaupan palad ng NCCA kundi maging ang mga line agency ng ating gobyerno. So, mahalaga yan kagaya natin sa higher education at ganun din sa batayang edukasyon, sa kagawaran ng edukasyon ay mahalaga maging sa ibang mga ahensya katulad ng DNR o kaya ng agriculture na marami pang mga ahensya sa ating gobyerno. So lahat sila ay may halagahan o value kagaya ng nakalagay dito. So ito yung mga heritage domains. So na dito yung mga personalities, mga institutions, kasama din ng intangible na pamana, kahit ang civic heritage at LGU programs, mga natural heritage at syempre mga tangible heritage kasama ang immovable at movable. So lahat yan ay nakasaad. At yung apat na halagahan o significance, bakit ba mahalaga ang cultural heritage, dito natin masusukat. So maaaring historical o makasaysayan, scientific o maaaring pagsimulan ng pananaliksik, o may kinalaman sa agham. Ganun din, paring aesthetic o may kinalaman sa ating mga senses, hindi lang ng paningin, kundi maaaring din pandinig o panlasa, pangamoy o pakiramdam. So lahat ng merong kinalaman sa ating inuha o sense ay maaaring magkameron ng aesthetic na halagahan. At syempre, dahil tayo mga tao at walang tao na isla, kailangan natin makipag-ugnayan sa iba pa. Kaya tayo ay mga social animal, kaya meron tayong social significance at sa ilalim nito ay meron tayong socio-economic, socio-political at syempre spiritual na significance. So kung hindi tao sa tao, hindi tao at iba pang mga nilalang katulad ng espiritu o kaluluwa. So pasadahan lang natin yan. So yun yung unang module. Siyempre kailangan yung mag-request sa NCCA, sa Subcommission on Cultural Heritage, sa pamagitan ng mga LGU at kung sila ay makakomply sa mga kahingian ay di mabibigyan kayo ng tayo ng pagkakataon para makilahok sa cultural mapping. So, hindi natin
hindi detalye lahat, kundi papasadahan lang natin kung ano yung mga higit na mahalaga. So kung gusto niyo ng detalye, kailangan dumalo kayo o ang inyong local government unit ay magsagawa nito o mag-request sa NCCA para makagawa din ng cultural mapping sa inyong lugar. So kung yun ang pakahulugan ng cultural heritage, ng kultura o kalinangan at heritage o pamana, sasagutin naman yung tanong ano yung cultural mapping. So kagaya ng banggit natin sa National Cultural Heritage Act of 2009, hinihingi sa lahat ng mga lokal na pamahalaan na gumawa ng mga inventaryo ng mga mahalagang kultural na ari-arian. So kaya tayo din meron PRECAP o Philippine Registry of Cultural Properties, kailangan na magsagawa din ng inventaryo. So kagaya ng binabanggit ni Cook at ni Taylor, ang cultural mapping ay isang approach upang matukoy, madokumento at magamit ang mga cultural resources at mga gawain para makabuo ng mga komunidad. So kaya tayo may kultura para sa ganitong tunguhin. So meron din ibang mga pakahulugan at nakalagay naman dito kung ano ang mga yun. So maaari natin na basahin. So karagdagan pa mula sa Minister of Tourism and the Arts sa Bansang Canada, ang cultural mapping is a process of collecting, recording, analyzing, and synthesizing information in order to describe the cultural resources, networks, links, and patterns of usage of a given community. So mahalaga at mahalaga, babalik tayo sa ating mga bayan, sa ating mga barangay, sa ating lokalidad, at doon natin makikita na kailangan ng proseso o lapit o pamamaraan ng cultural mapping para mapakinabangan ng lahat ng tao sa komunidad kung ano ang meron dito. So, kanina tinatanong yun ano. So, ito naman tinatanong kung bakit kailangan yung local cultural mapping. So, bukod sa required, hindi natin maipagpapatuloy ang pamana kung hindi natin ito madodokumento. So, kagaya ng meron tunguhin ang Cultural Heritage Act of 2009, ng cultural heritage mapping din ay meron mga layunin. So una, para maunawaan ang mga batayang konsepto ng kultura at pamana ayon sa RA 10066 at mga kaugnay ng mga batas at mandato. Ganon din, kailangan din natin meron ng appreciation o pagpapahalaga sa iba't ibang cultural resources sa ating lugar. Pangatlo, kailangan natin mailapat ang iba't ibang mga kagamitan o mga pamamaraan para makuha, maikategorisa o maklasipika at mapag-aralan ang mga cultural na mga datos at impormasyon. Pangapat, ma-consolidate o mapagsama-sama para itong mga impormasyon na to para makabuo ng local culture profile at magagawa ng datos para sa cultural statistics. So kung ang UNESCO ay meron ng framework para sa cultural statistics, ang PSA o ang Philippine Statistics Authority ay meron din framework para sa cultural statistics. At panguli, makapag-recommenda tayo ng mga mekanismo para magamit itong mga profile na to at itong mga statistika ng mga lokal na pamahalaan para makagawa ng mga plano, programa at mga aktibidad na may kinalaman sa kultura at pamana. So yun yung dahilan kung bakit mahalaga na isagawa ito. Hindi lang dahil requirement parang sa klase. So mas mainam kung gawin natin to na may pagkukusa at bukal sa ating loob. So ang ating mga forms ay binubuo nitong mga bahagi na to. So kung meron tayong formula, so magbilang lang tayo ng 1 to 5. So una, meron tayong background at information. Pangalwa, meron tayong description. Pangatlo, meron tayong significance. Meron tayong conservation status. At meron tayong mga iba pang mga mahalagang datos na kailangan.
para makabuo ng komprehensibong kwento ng ating mga lugar. So, nabanggit na natin yung halagahan, pero ang significance ay merong primary at merong comparative criteria. So, kanina nabanggit na natin yung historical, scientific, social, at yung tinatawag na aesthetic. So, ang katumbas nun ay primary criteria. So, ito naman kasunod ay comparative criteria kung bakit mahalaga ang mga bagay-bagay. Ito ay applicable sa mga movable, tangible na mga objects. So, kailangan ng provenance kung sino ang may-ari dati at kung sino na may-ari ngayon at papaano siya naisalin o na dokumento. Mahalaga din ang pagiging representative o yung kalidad ng representativeness kung maganda bang halimbawa o exemplary ng isang object ng kagaya niya. Sa kabilang banda, mahalaga din yung rarity. So kahit meron siyang kapareho, eh kung bibihira, mataas din ang kanyang significance. At panghuli, ay meron din na interpretive potential. O meron siyang kwento na maaari natin na ipasalim-salim sa mga kakilala natin at mga kaibigan para may pagpatuloy natin yung kwento. So, hindi na ako masyado mag-dwell dito. Papasadahan ko lang itong phases ng cultural mapping. So, kagaya na nabanggit ko kanina, nagsisimula yung proseso sa scoping at negotiation. Tapos, meron din social preparation. Doon pa lang tayo dadako sa training ng local team o ng mga local mappers. At magkakameron ng mga petsa kung kailan isasagawa yung data gathering phase. At pag natapos yung data gathering ay magkakamera ng mga serya ng muling pagbisita at ng validation bago maisapinal ang local culture profile. So at dun, natatapos yung paggawa ng local culture profile, pero syempre pagkatapos nito ay pwedeng gamitin na yung resulta sa mga pagpaplano at pwedeng mag gawa ng mga programa, aktibidad at mga proyekto tungkol sa kultura at pamana. So, pagkatapos nito, may mga gawain ng NCCA, ganun din ng LGU at yung mga kasama mga kalahok. So, tungkol naman dito sa ikatlong bahagi tungkol sa mga pamamaraan ay dadako naman ako dun sa akin ng mga slides na mula din sa ating mga patikan ng mga facilitator at sa ating mga naging mentor sa technical working group. So, hiram lang tayo ng mga slides at ang kanilang mga kaalaman para mailapat natin sa ating mga konteksto. So, doon sa bayan ng Santa Cruz, ito yung natin na ginamit. At ganun din sa iba pang mga lugar kung saan natin sinasagawa itong pamana. So, ang pamagat nitong slide na to ay cultural mapping, research methods, approaches, at ethical protocols. So, ginamit natin ito nito lang nakaraan na 12 hanggang 16 ng buwang ito, taong 2020. At ibinabahagi ko ito sa inyo para mapag-isipan natin kung paano natin ito gagamitin sa ating mga pananaliksik, mga pag-aaral, kung gumagawa kayo ng mga mungkahing pag-aaral o nagtatapos kayo ng inyong mga manuskrito. So sana ay makatulong ito sa inyo. So para maunawaan natin ay kailangan natin ng mga balangkas para maintindihan natin yung pamana, yung kultura, at kung paano ito imamapa. So, meron dito ang hindi bababa sa 8 na mga balangkas. Meron mga magkakaugnay, may mga magkakapareho halos, pero na dito yung mga nuance, so yung mga pagkakabukod-bukod din. So, una, nagsisimula tayo sa mga traditional na mga pagbubukod o kategorya o classification. So, simula pa nung panahon na inintroduce ng UNESCO itong mga
classification ako. So, nung una, ay kinaklasipika yung mga pamana sa pagitan ng intangible o tangible. So, yung mga pamana pwede maging intangible, hindi nahawakan, o tangible, nahawakan. So, maaari din gamitin ng klasifikasyon na movable o immovable. So, yung mga pamanang titinag at mga pamanang hindi titinag. So, mga halimbawa ng mga movable ay yung mga makita natin object o item sa loob ng mga built heritage o yung mga hindi natitinag na mga pamana. Pero nitong nakaraan lang ay pinagsasama na yun, ano, mga cultural landscape. Pero nung panahon na hindi pa sila magkasama, magkaiba yung natural at yung cultural. So yung natural ay gawa ng higher being, kundi man Diyos, mas nauna na yan sa atin. At yun naman cultural, dahil ang mga tao ay merong pamumuhay at paraan ng pamumuhay, so meron siyang kultura at tao ang may gawa nito, hindi kalikasan. So, panguli, pwedeng personal o communal. So, nung panahon na dinidiskurso pa yung privado at publiko, maaari din itong ilapat. So, personal bilang individual at communal bilang kolektibo. So, hindi tayo mag-isa, meron din tayong mga kasama, pero kahit may mga kasama tayo ay meron din tayong individualidad o pagiging personal. At pagminsan ay para din tayong mga tupa, meron tayong herd, so nagiging communal din tayo. So, parehong nangyayari yan. So, hindi na ganun kaklaro yung pagkakaiba. Kaya nga, hindi tayo dito natatapos. Dito lang tayo nagsisimula. So, kung gusto natin na makita yung modelo, so para siyang tatsulok dun sa taas tsaka dun sa baba, ay makita natin yung unang pagbubukod o classification ng tangible tsaka intangible. At dun naman sa dalawang sulok ay makita natin movable or indoor, at sa kabila naman ay immovable or outdoor. Pero ang mahalaga dito na makita natin ay yung maliit na tatsulok at na nakasentro dito ay yung mga tao. So yung mga tao na buhay, na nabubuhay, at yung mga pamana na patuloy na may angking na buhay. At syempre makita natin yung expression nito sa pamamagitan ng mga sining. So doon sa tangible may mga ehemplo siya o exemplar. Sa movable at sa immovable, maging sa intangible ay meron din. So sa kabuuan, ito yung bumubuo ng natural at cultural environment. So meron siyang continuum. So imbis na tatsulok ang nakalagay ay bilog. So dugsong-dugsong talaga siya. So hindi siya kantuhan. So kahit anong gawin natin dito sa tatsulok, tatlo lang naman talaga ang sulok nito, tatlong sulok, tatsulok, kahit anong gawin natin ay tatsulok pa rin yan. Kagaya ng kahit anong gawin natin ay bilog pa rin yung bilog. Yung gulong ay pabilog. So, paikot-ikot siya. So, pangalwa, meron din tayong tinatawag na pamanaraan bilang framework o balangkas sa heritage mapping. At si Dr. Cerudo ang pinuno nito mula sa Universidad ng Santo Tomas. So, meron silang sariling graduate program at meron silang Center for the Preservation and Conservation of Properties in the Tropic. So, CCPET. So, naalala ko, meron din silang proyekto dito sa lalawigan ng Marinduque, na ang intention ay para sa buong lalawigan, pero ang nasimulan nila ay sa bayan ng Buwak, at tinap ang mga taga DepEd na mga guro ng Araling Panlipunan sa parehong distrito ng Buwak North at Buwak South. So, maaari siguro natin na balikan yung mga na-train na mga mappers
dito sa tinatawag na template na ginamit nila. So meron ng template para sa flora, sa fauna, sa landscape. So para sa mga likas na pamana o natural heritage. Ganun din, meron din template para sa movable, sa built, maging sa intangible na heritage. Meron din sa ibang mga domain katulad ng personalities. So merong papel at ititrain ni Dr. Cerudo kasama ng kanyang mga graduate student at mga associates sa CCPET para masagutan yung template. So, syempre, yung pamanaraan ay coined term, pinagsama na pamana tsaka paraan o pamamaraan. Yung paraan ay method, yung pamamaraan ay methodology. So, hindi na lang method ang heritage mapping o cultural heritage mapping, kundi methodology na siya na may mga kasamang approach, may kasamang theory, may mga framework, hindi lang data gathering procedure, kundi pati analysis ay kasama na rin. Mahalaga rin na maintindihan na nag-move forward ito bago tayo nakarating do sa toolkit na ginagamit. Meron din tayong significance sa framework ginamit. Ang tanong dito, ano ba ang core value ng ating heritage resource noon, ngayon, at sa mga darating na panahon. So, mapapansin natin yung significance na pinag-uusapan natin dito, yung apat, makikita nyo rin dito. So, meron din historical, meron aesthetic, meron social, spiritual. So, nadagdag na lang yung mga socio-economic, socio-political, tsaka yung spiritual, kahit yung scientific. Pero mahalaga dito ay merong framework para sa halagaan o significance. So mas marami tayong nasasagot na tanong tungkol sa historical na significance, sa architectural significance, o sa aesthetic at spiritual o social significance ay mas mataas yung kanyang value o significance. So pang-apat, ay ang tinatawag natin na Philippine Culture Index Project, at pinamunuan ito ng bantog na antropolohista. So ang kanyang disiplina ay tinatawag na Filipinolohiya. So ito din yung aking disiplina sa Philippine Studies. So isang bahagi nito ay anthropology. So yung anthropology ay pag-aaral ng mga tao at kanilang mga kultura. So, mahalagang ilagay ito sa tamang perspective at ipakita kung ano yung sinagawang pag-aaral at kung ano ang mga naging resulta nito. So, nagkameron ng proyekto ang NCCA, ang National Committee on Cultural Education. At nung panahon na to ay PCEP, Philippine Cultural Education Program ay nanguna sa pag susulong ng ganitong balangkas para maintindihan at mabigyan natin ng halaga ang kultura. So makita natin merong napaka-symmetrical na framework. Sa isang banda, mayroong nature. Sa kabilang banda ay may mga tao. Ang nature ay maaaring physical at maaari din biological. So makita natin, parang katumbas na rin ito ng ating natural heritage, kasi mayroong mga land formation, mayroong mga bodies of water, pero mayroon din mga elemento katulad ng wind tsaka ng fire. Pero mayroon din naman mga nilalang o mga being na merong buhay kagaya ng mga tanim at ng mga hayop. So bahagi sila ng kalikasan. Sa kabilang banda ay meron din na mga tao. So humankind. So dito matatandaan natin doon sa unang framework, meron doon ano, personal at communal. Dito naman ay individual at
communal. So meron daw tatlong mahalaga na bahagi. So parang naalala din natin siguro si Abraham Maslow dahil meron siyang hierarchy of needs. Pero dahil ang mga tao ay nangipag-usap through interpersonal o intrapersonal na communication, mahalaga din yan. At syempre, dahil tayo ay bahagi ng mas malaking lipunan, mahalaga din yun society. So, sa mga knowledge systems, na binubuo yan ng parehong diachronic at synchronic. So, pwedeng historical, pwede din structural. So, sa pag-aral ng wika at ng kultura, at yung wika bilang isang bahagi ng kultura o isang expression ng kultura, makikita natin ang kung anong klaseng kultura meron ang tao kung pag-aaralan natin ang wika. So, ganun din, malalaman natin kung anong klaseng kultura kung titingnan natin yung mga salita, mga konsepto, tsaka mga termino. At doon tayo mapupunta sa value system. So, ito talaga yung punot dulo niyan. So, may kinalaman sa mga senses, sa mga physical na bahagi ng mundo. Meron din mas internal o mas cognitive na bahagi dahil meron psychological at historical. At sa kabilang banda, meron din mga mythic at symbolic. So bilang nag-aaral ng kultura, hindi natin pinapasubalian ang mga mito, mga alamat, mga kwento dahil ito ay may mga sinasagisag o may mga sinisimbolo. At panghuli ay yung unitive at integral. So, kahit iba-iba man ang atin na pinanggalingan, ay meron tayong mga commonality o mga integral na bahagi na maaaring iugnay sa isa't isa. So, ito pa yung mga detalye ng domain of nature. So, makita natin, kagaya na nabanggit natin, sa mga form natin, meron ganito, natural heritage. So, yun na nga lang, meron land formation, bodies of water, tapos yung plant ay di fauna, tsaka yung mga animals ay fauna, yung mga plants ay flora. So, ganyan din, sa kabilang banda, yung humankind, individual, tsaka yung communal. Ito yung mga detalye. At syempre, dahil values yung pinag-usapan, meron tayong iba pang maaaring paghalawan. So, panglima, yung knowledge domain of value system. So, ayon kay Houston, ay yan, para tayong mga balat ng sibuyas. So, pag binalatan natin yung sibuyas, ano yung matitira? So, ang matitira ay realm of the unitive and integral. Tapos, pag pinalawak pa natin yan, ay mapupunta tayo sa realm of the mythic and symbolic. So, kung mapansinin, yan din yung sinusundan ni Prospero Cubar, ang ama ng Pilipino Luya. At pag pinalawak pa natin yung bilog, ayan, sa realm ng psychological and historical. At ang pinakang malawak ay yung realm of the senses and the physical. At kung ano yung mga paliwanag dito sa matrix, ay ito din yung makikita natin dun sa diagram. So, para din siyang itlog na merong yolk at merong yung pula ng itlog na ginagawang leche plan at yung mga puti ng itlog. Yan, magkatumbas yung kulay, naka-color code siya. So, meron naman tayong kopya nito. So, pwede nyo yan balikan at pwede nyo palalimin yan natin mga natalakay. So, pang-anim ay mahalaga yung IKSP o yung mga Indigenous Knowledge System and Practices ng ating mga ninuno, ng ating mga ancestors ng mga katutubo. So, kahit si Louis Grenier ay meron din na masasabi tungkol dito sa ating mga learning systems. So, katulad ng paaralan o formal education ay yan, medyo pagminsan nagko-complement, pagminsan ay nagka-clash.
Ko-compliment kasi meron tayong MTB, MLE, mga mother tongue based at mga multilingual na education. Pero sa totoo lang, sa ibang lugar naman ay yung mother tongue ay Tagalog na rin. Pero sa kabilang banda, meron naman tayong IPED o Indigenous Peoples Education. At meron din tayong high school para sa mga katutubo. So kung meron high school for the arts at meron mga science high school, ay meron din ilan-ilan na mga high school para sa mga lumad at mga katutubo. So alam ko sa University of Southeastern Philippines ay merong pamulaan. So sana ay nananatiling matatag at umiiral pa rin itong paaralan o high school na to para sa mga katutubo. So maliban dyan, pang pito, ay meron din tayong local o indigenous na mga conceptualization. So kagaya ni Prospero Cubar na nag-conceptualisa ng Pilipino Luya, ang mga kakontemporaryo niya ay katulad sa Siko Luya, si Virgilio Enriquez, na ang sagot sa tanong na merong Filipino psychology ay meron, at ang tawag doon ay Siko Luyang Pilipino. So kung medyo anthropological yung Pilipino Luya at medyo psychological yung sikuluyang Pilipino, ay meron din tayo para sa history o sa kasaysayan. So nandiyan naman si Zeus Salazar sa kanyang pantayong pananaw. So meron tayong sariling mga pananaw o worldview o tanaw sa daigdig, at syempre may mga paniniwala tayo. At nagagamit natin yung mga lokal na pantawag para magbigay ng mga classification o mga kategorya para mas mapadali yung pagkaunawa natin. At kadalasan, hindi man nakasulat ito. Ito naman ay pasalita o oral. So, panghuli, ito na yung current na ginagamit natin. Nag-evolve na mula to sa unang mga classical na classification. So, kinumbinan na natin yan sa ating toolkit na ginagamit. So, sabi nga, eclectic daw. Pinagsama-sama. So, hindi naman siya pinaghalo-halo. Talagang matagal yung pinag-isipan, pinag-usapan bago yung ginawa at pinagamit. So, hanggang ngayon ay pinag-didibatihan pa rin niya. So, yan yung ginagamit para sa mga lokal na pamahalaan. At yun yung ginamit natin kanina. At pwede naman natin balikan ulit. So kung yun yung mga framework, ay ito naman yung mga lapit sa cultural na pagmamapa. So buti na lang merong mga ganito. Merong mas graphic o mas visual na mga pamamaraan na pwede natin gamitin sa pagmamapa. So yan, pwede natin i-drawing sa blackboard, pwede natin ilagay sa papel, o kahit sa kalsada, pwede natin ilagay. So pwede din nagbabago ang ating mga pananaw, kung ano yung pinagagamitan, halimbawa ng tanim, kung dati ornamental, katulad ngayon, ang dami-dami mga plantito, tsaka mga plantita, tsaka yung mga nauso na pagbabarter. So yung pala ay meron pangkalusugan na gamit. So, hindi lang siya pang palamuti o ornament. So, pwede din siyang maging pagkain. At meron din tayong ugnayan na makikita sa mga migration ng mga hayop. So, yung kanilang mga patterns ng migration. Katulad ng mga migratory ng mga ibon. O kahit yung mga bila-bila. So, yun ang tawag dito sa Marinduque sa mga butterfly o paru-paru. So, makikita din natin yun, o mas precisely, mas mapapakinggan natin sa mga pasalita o oral na mga kwento. So, yung mga ideya, maaari natin makuha sa pamagitan ng mga salita, ng mga konsepto, ng mga termino. So, yung mga tao sa komunidad ay talagang knowledge source yan, sa mga culture bearer. So, yung mga tao sa komunidad, kailangan lang naman na makipag-ugnayan sa kanila at maitanong natin yung mga akmang mga tanong sa tamang
pamamaraan at dahil dito makagawa tayo ng mas malawak, mas malalim na pagmamapa. Dahil itong ginagawa natin ay hindi lang pagpapayabong sa ating sarili kundi mas pagsasakapangyarihan sa ating mga komunidad, sa ating mga lugar. Kaya mahalaga ang mga konsultasyon at paghingi ng permit tsaka ng abiso at syempre mahalaga yung consent dahil kailangan natin ng aktibong pakikilahok mula sa komunidad. So mahalaga sa cultural mapping ay maintindihan natin yung ugnayan ng lahat ng mga forma ng kultura, kalinangan, ng sining, ng pamana sa mga physical at mga panlipunang larang kung saan sila lumalabas at nakikita. So ang golden rule daw sa cultural mapping ay all cultural activities, tangible and intangible, take place in some form of space. Whatever takes place in space can be mapped. So pwedeng in time and pwedeng in space. So pag yan ay ginawa, yan ay maaring imapa. So kung yan ay practice, pwede yan imapa. So ang cultural mapping is not about making an inventory list of cultural resources. So kung maglilista din naman tayo kung ilan o kung mangkano o kung anuman, hindi ganun ang cultural mapping. Ang cultural mapping ay hindi lang listahan ng mga na-inventaryo natin ng mga resources na cultural. So, meron tayong dalawang approach. So, meron tayong top-down na conservation. So, kagaya ng mga halimbawa sa ibang bansa. O kahit dito sa atin, meron din na ganitong mga ehemplo. So, kadalasan ay gobyerno o estado yung may pakana o may inisyatiba o merong mga plano at ito ay ibababa na lang sa level ng komunidad. Pero mahalaga na ma-integrate natin ang heritage conservation sa mga pambansa at regional na mga plano na pangkaunlaran para maging daan para sa likas kaya na pagbundad, sustainable development. So mahalaga yung top-down approach kasi mga pambansa, mga regional, mga likas kaya na pag-unlad yung pinag-uusapan. So medyo malawak ito sa mga lokal at mga sarili natin mga komunidad. So kung meron top-down approach, meron din bottom-up na conservation approach. So mula naman sa laylayan, mula sa ibaba, mula sa margin, sa mga periphery. So, merong mga modelo na maaari natin na magamit. So, katulad nitong Lijiang models. So, nakuha nila yung mga partisipasyon at paglahok ng mga stakeholders para sa sustainable development sa pamamagitan ng tinatawag nilang culture heritage tourism. So, ngayon ay usong-uso na yan kasi ngayon hindi tayo makapag bukas. So, nasa bubble lang tayo. So, ito yung panahon para mapag-isipan, mapag-usapan at magawa natin kung ano yung mga akma ng mga modelo sa ating mga lugar. So, kailangan natin ng idea at ng mga best practice galing sa ibang mga lugar. So, hindi lang sa taas, pwede din sa baba. So, catalyze indigenous community management as essential to a cultural rights-based approach to governance. So, ibig sabihin, meron tayong karapatan, meron tayong lugar sa pamamahala. So, kahit nasa labas tayo ng Kalakhang, Maynila o NCR, so meron din tayong mayaambag kahit papaano. So, ang the best na pwede mangyari ay i-combine yung top-down at yung bottom-up na lapit para magawa tayo na mas holistiko na lapit sa pagpapanatili o conservation. So, ang mahalaga dito sa framework na to ay huwag natin pagbanggain yung heritage at yung development. So, nagsisimula lang naman yan sa awareness. So, kung meron ng pagmamapa,
initial na ginawa, eh, di magandang ituloy ito para magkameron o mapataas pa ang ating appreciation. So, kailangan natin mag-organisa sa level ng komunidad at mabigyan sila ng kakayahan na magawa ito at maituro sa iba. Tsaka pa lang tayo makakapag-isip at makakagawa ng mga paraan para sa pag bibigay ng protection at magamit ang mga pamana. So, hindi naman ibig sabihin din na natin gagamitin. Gagamitin din natin pero sa tamang paraan para magamit din ng ibang mga salinlahi. So, gumawa tayo ng mga pulisiya, isama natin sa mga syllabus, mga kagamitang pampagtuturo at gamitin natin sa mga plano tungkol sa likas na pag-unlad at syempre, gumawa tayo ng mga conservation management plan kasama ang komunidad at mga eksperto sa ating mga lugar, mga lokal na mga eksperto. So, yan yung mga halimbawa ng mga success stories kung paano nila pinapanatili at pinagpapatuloy yung kanilang mga pamana. So, kombinasyon yan ng top-down conservation approach at ng bottom-up conservation approach. So, magagawa tayo na mas holistic na lapit sa cultural na pagmamapa. So, kung napasadahanan natin yung mga framework at yung mga approaches, so, mahalaga naman natin mapag-usapan ngayon ay itong cultural mapping and profiling protocol. Siguro, i-update na lang natin kasi sa panahon ng new normal ay hindi natin magagawa ito. So, lahat. So, una, kailangan kumuha ng consent ng FPIC kung posible ng pre at prior informed consent. So, pwede naman ito ay nasa papel o pasalita lamang. So, paliwanag natin kung para saan yung cultural mapping, kung sino yung mga kalahok at kung sino yung gumagawa ng pananaliksik. So, sabi ko nga sa mga trainee, hindi lang tayo mga cultural mappers dito, tayo din yung mga cultural researchers. Kung meron ethics ang research, eh, kailangan natin i-apply dito sa cultural mapping. So, ipaliwanag natin yung mga concern at yung mga issue na panlahat, hindi lang sa atin. Kasi may kinilaman to sa paggamit at sa access ng mga kakahinatnan ng mga resulta nitong pag-aaral na to. Sino ba ang may control? Sino ba ang may hawak nito? So, dapat ay pareho. Yung gumagawa ng cultural mapping at kung saan nila to ginagawa. So, malagay natin ugali ang ating kilos, ang ating personal na integridad. So, sa simula pa lang ay maging bukas tayo at honest lang. So, kung ano ang ating mga intention. Pero maging flexible din tayo. So, huwag tayo magsyadong stiff o talagang hard sell. So, pag ayaw, magpaalam, pag pumayag, edi okay. Kung hindi, maghanap ng ibang paraan. At syempre, manamit naman tayo ng tama. At sa ngayon, kasama na ng ating proper attire, ang face mask, ang face shield, ang kung hahawak tayo, eh, gagamit tayo ng gloves. At pakita din natin yung ating mga pagkakakilanlan o identification. So, magbuhos tayo ng oras at ng resources sa pagbuo ng rapport o ng tiwala. Makuha natin yung loob ng ating mga kausap para tayo ay pagkatiwalaan din nila o makapalagayan din nila tayo ng loob. At syempre, kilalanin natin yung ating mga informants. So, mayroon naman kung hindi. Kailangan natin talaga silang bigyan ng pasasalamat at pagkilala. So, gumawa din tayo ng consultation at makipag-negotiate tayo para mapanatili natin posisyon. So, mahalaga na makinabang din ang research community at hindi ma-disadvantage ang mga object ng research. So, hindi sila object, kundi kasama din sila sa research. So, yun ang ginagawa ngayon, co-curation o co-creation ng mga knowledge. So, mahalaga yung respeto. So, bago pa ang pandemya, habang may pandemya hanggang matapos, ay mahalaga pa rin ang
respeto. So ilagay natin ng local values ang kanilang pangailangan at ang kanilang mga issue sa simula. So huwag yung sarili natin. So sila muna. Tapos saka tayo mag-negotiate. So i-prioridad din natin ang kanilang pananaw. Huwag natin ipilit yung sarili natin pananaw. Siguraduhin natin at tiyakin natin yung mga output ng pagmamapa ay maintindihan hindi lang natin kundi pati ng mga culture bearer na may information source natin. Kilalanan natin na iba-iba at may kakanyahan ng mga tao bilang mga individual. So hindi natin sila kapareho. Kagaya ng tayo ay hindi din nila kapareho. So pareho lang na magkaiba tayo. At irespeto natin ng intellectual at cultural na pag-aari. Kasi merong cultural at intellectual property rights sa mga kalahok natin. So kung meron tayong idea na nakuha sa kanila, eh, kilalanin natin kung saan nanggaling. Pang-apat, anticipate natin na yun natin mga ginagawa na action ay meron mga katumbas na mga reaction at consequences. Kaya kung maaari, kilalanin natin yun natin mga tao sa komunidad at huwag tayong bias. So maging neutral lang tayo at objective. So huwag din tayong magbigay ng mga false hope o expectation. So huwag tayong paasa, in short. Huwag din tayong maglagay sa alanganin sa ating mga informant, sa ating mga kalahok sa pananaliksik at sa cultural mapping. So kung sensitibong mga usapin kagaya ng pagmamapa o militarisasyon o kagaya nitong mga sirkumstansya na to ay mas mainam kung hindi natin sila mailagay sa panganib. Ang number one rule lang naman sa ethics ay do not do any harm or don't do any harm. So, kung hindi tayo makakasakit, maganda yun. Kaya iwasan natin na tayo makapanakit. So, huwag natin sila ilagay sa alanganin. Avoid outlining boundaries. So, huwag tayong maglagay ng mga hadlang sa mga limitasyon, lalo na kung hindi tayo pwede kailangan at hindi tayo tamang tao na magsasabi. So, mag-ingat tayo na makadagdag sa tension. So, huwag tayong gatong. So, may mga ibang lugar, kagaya sa Mindanao na meron tradisyon ng rido o yung ubusan ng lahi o sa bandang norte na talagang meron mga pangayaw na ginagawa o head hunting. So, huwag tayong dumagdag dun sa sugat na nakalipas na bubuksan natin uli. So, iwasan natin yun kasi baka tayo maipit sa gitna. Do not use practice to support the forced displacement of people. So, huwag tayong dumagdag dun sa ginagawa na pagpapaalis o paglipat dun sa mga tao. So, ang daming mga ganyan kaso na imbis na magstay sila dun, mapapaalis pa sila. So, may kinalaman sa methodology. So, pamamaraan. So, kailangan natin gumamit ng mga pamamaraan na maaari din na magamit ng mga tao sa barangay, sa komunidad, kung bibigyan lang sila ng tamang pagsasanay. So, naalala ko yun, isa nating kaibigan na artist na nagtuturo ng counter mapping tsaka ng paggawa ng mga mapa sa mga katutubong mga komunidad. So, ginagawa niya yon bilang responsabling manlilikha. So, hindi lang siya kukuha, kundi meron din siya binibigay at iniiwan na kaalaman ko sa komunidad. So, select research methodologies na akma doon sa local environment condition at sa kakayahan ng mga tao doon sa lugar. So, gumawa tayo ng paraan para matutoy natin mga kasama sa komunidad na gumawa ng mga impormasyon lalo hindi para kumuha ng impormasyon kundi makapag-generate din ng sariling kaalaman. So, huwag natin pairalin yun natin sariling mga haka-haka o mga kuro-kuro at interpretasyon. So, igalang natin kung ano ang kanilang mga opinion, irespeto natin kung ano ang kanilang mga pananaw
na hindi necessarily na pareho sa atin. So, tungkol naman sa management, focus on local indigenous technical management. So, kung ano yung kaayusan doon, huwag tayong dumaw-daw o huwag natin galawin kung ano yung kanilang mga kaayusan doon. So, kung yun ang kanilang order, huwag natin gawin disorderly. So, i-observe natin yung proseso. So, kung ano yung ginagawa nila dati pa, tumahimik lang tayo at makinig. Mas marami tayong mapapakinggan at maintindihan doon. So, kung kinakailangan, kagaya nung sa una, humingi tayo ng permit, ng consent, humingi tayo ng permiso kung kukuha tayo ng litrato, ng video, o kung magre-record tayo sa mga telepono natin, o anong mang recording device. Ayusin natin ang hawak sa mga likhang sining, sa mga lumang mga bagay, sa mga specimen, sa mga larawan at dokumento na mas matanda pa kaysa sa atin. O mas mahalaga kaysa to sa atin kaya ibigay sa lapi, sa humalamang better safe than sorry. So talagang kailangan natin na i-handle ng tama. So kung pwede naman yung may-ari, sila na lang, huwag na natin subukan kasi baka sa kamay pa natin yan na masira. Panghuli, tungkol sa outcomes, ang paggawa ng cultural map o pagmamapa ay isa lang paraan, hindi ito yung katapusan. So, huwag natin siya ituring na ends. Ito ay isa lang sa maraming pamamaraan o means. Ensure natin ang pag-aari na intellectual kinikilala natin. So, hindi lang tayo mga magagaling dito. Mas magaling yung mga ninuno natin kasi nauna na sila at nagpapatuloy yung kanilang mga kaalaman. So, i-practice na natin yung ginagawa na pag-validate sa datos sa local na komunidad at mga local na expert para pagdating ng first follow-up visit, second follow-up visit, ready na talaga para sa validation yung natin mga ilalagay sa form. So, panguli, may kailangan sa oras. So, kung kailangan mag-adjust, i-adjust natin. So, lalabas yan sa proseso. So, tingnan natin bago natin baguhin yung mga datos na nakuha natin. Tungkol sa karapatan, so tayo ay dapat maging protector ng karapatan, huwag tayong violator sa karapatan. So, nabanggit na kanina doon sa mga framework, yung indigenous knowledge, systems, and practices, at sa mga customary ng mga ginagawa. So, irespeto natin yan, huwag tayong makipag-away o makipag-debate sa kanila. So, igalang natin kung ano ang kanilang karapatan. So, kung kinakailangan, ay maging positibo lang tayo o gumawa tayo ng positibong paraan para mabigyan ng kapangyarihan. So, isa kapangyarihan natin ang mga may hawak ng traditional knowledge. So, kagaya nung una, kailangan natin gumawa ng FPIC, ng consent, ng free prior informed consent. So, dahil ito ay isang forma ng pananaliksik, ay kailangan din natin sumunod sa Code of Ethics. So, dahil kultura ang pinag-usapan, so yung mga anthropologista, meron silang Code of Ethics. So, pwede din natin itong i-akma o i-konteksto dito sa sarili nating lugar. So, kailangan lang ay alam natin na meron practice ng Code of Ethics. So, kung alam natin, gawin natin. O kaya kung alam natin na dapat hindi ginagawa, huwag natin gawin. So, bilang pagtatapos sa bahagi na to, binibigyan natin ng diin na ang cultural na pagmamapa ay isang forma ng pananaliksik. Kaya kung ito ay forma ng pananaliksik, kailangan ay sumunod tayo sa mga ethical protocol. At sa panahon ngayon ng COVID-19, kailangan natin na sumunod sa mga health at safety protocol. So kahit naging maluwag na sa ibang mga lugar, huwag tayong pakampante. So mag-ingat pa rin tayo palagi. So paano nga ba gagawin ng cultural mapping
So kagaya ng ginawa sa bayan ng Santa Cruz ay yan, online muna. Pero tayo, dahil taga rito tayo sa lalawigan ng Marinduque ay pwede naman tayong pumunta doon. Kaya lang hindi natin masamahan sa lahat ng mga lugar dahil tayo lang mag-isa. Mahirap hati-hatiin ang ating katawan. Pero pwede naman magtanong at maaari naman natin na ikonsulta sa ating mga co-facilitator o mga kapwa natin, mga tagapagpadaloy yung ating mga issue at mga concern. Kaya kung susumahin, yung cultural heritage mapping bilang pananaliksik, kahit hirap tayong lumabas at kumuha ng datos, ay hindi naman imposible na gawin. So tingnan lang natin mga form, sagutan natin kung ano yung kaya natin sagutan. Yung mga hindi pa natin masagutan, doon tayo kukuha ng mga informant, doon tayo gagawa ng mga focus group discussion, doon tayo kukuha ng informasyon sa ating mga individual na mga kausap sa komunidad, maging sa mga ahensya ng gobyerno na makakatulong sa atin. So sa cultural na pamana at sa pagmamapa nito ay walang imposible kung sama-sama lang tayo at tulong-tulong sa paggawa ng pagmamapa nito. So, papel ito ng mga tao sa komunidad, papel ito ng mga facilitator, tsaka ng mga culture bearer, tsaka mga information source natin. So, lahat ito ay tungkulin natin para sa ating bayan, para bigyan ng halaga, maging malay tayo at mamula tayo sa halaga ng pamana. Para kung alam natin na mahalaga yan, kailangan gawin natin ang lahat para may pagpatuloy ang pamana sa susunod na henerasyon at salinlahi. So, padayon, makita-kita tayo pag normal na ang lahat, pero pansamantala ay dito muna tayo mag-usap at palitan ng mga ideya at ng kuro-kuro tungkol sa kultura, tungkol sa pamana at tungkol sa pagmamapa at pananaliksik. So maraming salamat sa inyong attention at pakikinig.